What's up guys? Welcome to lahat. And our video for today ay pinamagatang paano mag-vlog gamit ang iyong paano mag-moto-vlog gamit ang iyong Android phone. Yan, so karamihan sa atin gusto nating siguro gusto nating mag-moto-vlog, or yung iba sa atin gusto nating mag-moto-vlog. Kaya lang wala tayong pambili ng action cam. Kasi medyo mahal nga naman yung mga action cam na magaganda. Ano, pero halos lahat naman tayo meron tayong Android phone. So today, gusto kong share sa inyo kung paano ba mag-vlog gamit ang iyong Android phone. Ano, so meron tayong tatlong part. Ano, una, yung ito mismo, yung cellphone, ano, yung pagsiset-up natin sa helmet. Ano, tapos pangalawa, yung editing, pangatlo si edit, at pangatlo yung pag-upload. So based sa experience ko, ano, nag-vlog din ako, nag-umpisa ako mag-vlog gamit lang tong cellphone ko. Ang cellphone ko is ito. So, guys, Oppo A5s. Ano lang siya. Sabi nila entry level phone. Ano? Ang pinakamataas lang nito na quality ng video is 720p. Ano? So hindi pa siya 1080p. Mas maganda sana kung 1080p na yung cellphone niyo. But kung ano yung meron kayo, yung time mag-start. Okay. So una, ano, kailangan nating i-provide para sa atin pong pag-moto-vlog. Siyempre, una, kailangan may motor ka. Kasi moto-vlog nga. Ano, pangalawa, kailangan meron kang helmet. Kasi doon may imamount yung iyong mount para sa iyong cellphone. At pangatlo, yung iyong cellphone. So, ginawa ko dati, nag-improvise lang ako ng chin mount ng helmet. Ano? Hindi ko na kasi siya mahanap. Kahapon ko pa siya hinahanap, hindi ko na siya makita. At ganito lang din siya, almost the same. Hindi siya the same na hitsura, pero the same concept. Ano? Gusto niya talaga na makatipid. Noong ginawa ko dati, naghanap ako ng plastic na matibay. Ang nakita ko yung fairings ng motor na basag. So kinat ko yon, ginawa ko siyang pahaba. Tapos ganito, lagyan ko din siya ng ganito. Naghanap ako ng bag na sira, tapos kinuha ko yung strap niya. Kabilaan, yung magsasalubong silang ganito. Tapos may lock din siyang ganito. Tapos nilagyan ko lang dito ng ano guys, ng tornilyong mahaba. No, tornilyong mahaba yung tatagos dito. So same concept. Ano? In-improvise ko lang. Sayang kasi hindi ko na siya mahanap. Papakita ko sana siya sa inyo. So yun. So siyempre kailangan mo ng helmet. No, kahit anong helmet 'yan, no, hindi mahalaga kung anong klaseng helmet. Pero maganda, siyempre full face. Bukod sa safe ka na, ay mas marami kang magagawa, marami kang mailalagay. Katulad na lang po ng chin mount. Okay? So ang ginawa ko dati, pinakauna kong ginawa, bumili ako ng ito. Pang selfie stick. No, ang pakay ko lang kasi ng selfie stick ito. Itong holder na to. Ano, holder. No, so kapag tinanggal mo 'yan, hindi ko alam kung ganito na itsura talaga nito, pero yung tulad na naman. Ganito, dati kong kinuha. Tapos ang ano niyan, kailangan mailagay mo siyang nakaganyan. So diskartehan niyo na lang kung paano siya gagawin. Na doon sa improvise. Pwede nag-improvise. Pero, I suggest, ano, bilhin lang kayo ng ganito. Mas safe kasi kaysa mag-improvise. So, ang tawag dito ay helmet chin mount. Ano, pwede mong ilagay yung action cam or yung Android phone. Ano? So, ganun. Parang nagkakahalaga to ng 200 plus. No, sa Lazada. No, binili ko lang sa Lazada. Okay? So, i-mount natin, guys, sa
sa ating helmet. Yung helmet ko pala dati, yung ano, yung GDR, yung nalilift yung ganito niya, naitataas. GDR, kasi medyo flat yung ano na eh, yung, yung musok, excuse me. Yan, so, ikabit lang natin ha, ikabit ko lang to. Andali lang may pagkakabit nito, guys. Simple lang. So, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, please subscribe po. At pag-hit po yung inyong yung ating notification bell para ma-inform ko po kayo kung mayroon akong mga bagong uploads katulad po nito. No, ang purpose ko po kung bakit ko ginawa ito ay para po doon sa mga katulad ko na mahilig magmotor at gustong i-vlog or sabihin na natin gusto lang i-record yung mga pinupuntahan yung lugar kung saan kayo nagtatravel. Ano, although pandemic pa, mga napupuntahan nyo lang na lugar, i-video nyo gamit yung inyong Android phone. No, kahit wala kayong pambili ng action cam. Kahit wala pa kayong action cam. No, so, yun yung una nyong suggest ko nung una nyo pong bilhin. Itong chin mount. Available lang naman pwede sa Lazada or Shopee. No, so, pag kinabit, lang natin. I-centro lang po natin. Para balance yung chin mount natin and yung cellphone natin pag nilagay po natin siya dito. So ganito po maging hitsura niya pag nakakabit. Yan, yan diba, yan chin mount. Okay, now ano po, kung bibili kayo ng holder ng cellphone, dalawang klase po kasi ito. Huwag na po yung ganito ang kunin nyo kasi ito medyo mahina. Malambot po pati siya. No, ang disadvantage po kasi ng malambot, kung ang cellphone nyo po ay Android tapos nakalagay po sa case. Yan, napakabigat. Bigat po siya, tsaka makapal. Kapag nilagay mo po siya dito, tingnan nyo po ah. Yan, kapag nilagay mo siya dyan sa holder na yan, kunting-kunti lang yung kinakapitan niya or nagigrip niya. Kaya may tendency po siya na malaglag. So, ayaw naman natin mangyari yun sa cellphone natin. So, I suggest kung bibili po kayo ng cellphone holder, yung ganito. Yan, kita niyo po yan. Makapal siya. Tapos, adjustable. Hindi mo na kailangan katak-katakin. No, parang magtuturnilyo ka lang. No. Very adjustable po siya at saka makapal. Tingnan niyo po, kahit makapal yung cellphone niyo, yung makapal po yung inyong tawag dito, case, rugged case sabi. Ayan, kaya niyang i-hold. Ano, kaya niya pong i-hold ng matindi. Ano, matindi po itong mag-hold kasi pag hinigpitan mo siya, talagang hindi po siya malalaglag. No? Ayan, so ganito. Around 200 din po yata ito pag binili mo sa Lazada or sa Shopee. No, pero mas safe po ito pag ito yung ginamit po natin. Okay, now. Kapag bumili ka po ng ganito, meron po na meron na po siyang kasamang ang tawag dito, yung mount po na ganito. Ito. Wait lang, itatanggalin lang ako dito sa kapila. Okay, meron kang ganito. Ito po, nakalagay po talaga siya dito sa ating chin mount. Ganyan ko talaga siya. Ito kasama na talaga dito sa chin. Adjustable. Adjustable din siya. Pwede mong
taas, pwede mong ibaba. Okay? So, ito, lalagay mo siya dito. Ayan. Yan. Ganyan po magiging itsura niyan. So, pag nilagay mo ito, so, ganito pong magiging itsura niyan. Pag sinuot mo siya, ito pa magiging hitsura. Pwede mo siyang i-adjust ng taas. Ayan. So, pag nagmamotor ka, nare-record mo na po yung tinatakbo mo. And pag lumilingon ka, nililingon mo siya. Ano? So, yun po yung pagmamount ng ating cellphone. See? Tibay po siya. Okay? Now, sunod po natin kailangan, syempre pag nagre-record ka, kailangan meron siyang sound. Kailangan, syempre nagsasalita at pag nag-vlog ka. Wait lang. Okay, ano kung kailangan, syempre yung headset. Yung normal lang na headset. No, kasi ang habol mo dito ay yung microphone. Kailangan meron siyang microphone. So, kailangan mo po siyang ilagay. Mamount mo po ulit siya. So, ang paglalagay, lagay mo siya sa pinaka-safe na pwesto. Ayos ko lang, ha? Ayan, pinaka-safe na pwesto. No? So, bahala na kayo mag-ayos. Pwede nyong iikot-ikot. Ganito. Sisingit nyo sa loob. Ayan. So, ang habon nyo lang dito guys sa headset. Kahit yung pinaka-ordinary yung headset lang, yung microphone. Okay? So, kapag may microphone na siya, no, kapag trinay nyo siyang i-gamitin, ito na-experience ko kasi to. Nung ginamit ko siya, hindi ko ma-record yung sound ng sinasabi ko kasi ang naririnig ko lang yung hangin. Ano, so, yun yung isang problema sa Android phone na entry level. Ano? So kapag gagawin niyo 'yun, mag-download kayo ng app. Ano? Merong app na kailangan niyo i-download sa Play Store. Ano 'yun? 'Yun ay ang kailangan niyo i-download yung ito, Open Camera. Makikita niyo ba? Punta kayo sa Google Store or Play Store, i-download niyo yung 'yun, yung kulay blue. Open Camera ang pangalan. Okay, pag na-download nyo na yung Open Camera, punta kayo sa settings niya. Tapos hanapin nyo yung audio. Ano? Yung audio. Tapos piliin nyo dun yung voice recognition. Ano? Pag napili nyo yung voice recognition, ano? Mare-record nyo na yung boses nyo. Nang hindi puro hangin. Ano? Maganda po tong, totoo po tong Open Camera na to. Maganda siya gamitin sa motovlog na gamit mo yung cellphone mo. At siyempre pag mamotovlog ka na, pag magre-record ka na, ang gagamitin mo ng camera is yung Open Camera. Kasi doon naka-set up yung voice recognition. No, kapag yung ang ginamit mo yung camera ng cellphone, yung nakalagay diyan na app, hindi po magre-record yung inyong boses. Wala po kayong maririnig. No, kundi puro hangin. Okay. So, natapos na tayo dun sa chin mount at saka sa cellphone holder natin. Ano dito sa kung ang gagamitin nyo ay helmet. May mga times naman po na hindi ka pwedeng makapag-helmet katulad ng kung ang motor mo ay, kung ang gamit mong sasakyan ay tricycle. Wala ka mag-helmet, di ba? Ako nagba-vlog din po ako gamit ang tricycle.
So, isang option po natin na pwedeng gawin ay bumili tayo ng ganito. Medyo mahal to kasi ano to eh? Ang tawag dito? Parang body strap. Ganun. Ayan. Ito, nabili ko lang din po ito sa Lazada. Hindi ko na maalala kung magkano. Kulang 500 po ata. Or 300. Mga ganun. So, ang purpose po nito, chest mount pala ang tawag. Chest mount. No, kasi sa dibdib to nakatapat. No, ang purpose po nito, dito mo ilalagay yung cellphone mo na nakatapat sa iyong dibdib. No, kung wala kang helmet, kung di ka makapag-helmet. No, pwede mo itong gamitin. Ganito lang po yan. So, para lang siyang damit. Suot mo lang. Oh. Yan. Kita niyo ba? Yan, ayos mo lang siya. Okay, tapos, gagamitin mo ulit yung camera holder. Lalagay mo lang ulit siya dito. Yan. So, pag na-set up mo na siyang ganyan, pwede mo na ulit ikabit tong cellphone mo. Yan. So, kung naka-tricycle ka, pwede mo na siyang record. Tama? Pero, lagi niyong gagamitin yung open camera at yung headset para maririnig po yung sinasabi. Okay, so yun po yung dalawang setup natin. Okay. Ayan. So, nalaman na natin yung pagsiset-up. Ano? Ano pa ba? Pangalawa yung pag-i-edit. Ano? Pag-i-edit ng iyong content. No? Pag nakapag-record ka na, hindi mo naman pwedeng i-upload yun ng ganun na lang, kailangan mo siyang i-edit. So, ang ginagamit ko pong pang-edit is KineMaster. Madadownload nyo rin yun sa App Store. Ano? So, alam nyo ba, mas mahirap po yung mag-edit kaysa mas matagal actually mag-edit kaysa mag-record. Ano, yung pag-record, madali lang. Pero yung pag-i-edit, medyo mas matagal. Ano? So, suggestion ko lang din, huwag mag-i-edit kayo. Naranasan ko din, huwag kayong masyadong gumamit ng maraming sound effect or background music, hinaan nyo lang para marinig yung sinasabi nyo. No, error ko din yun dun sa mga una kong vlog kasi hindi ko pa naman alam kung paano mag-edit. Napansin ko na lang nung tapos na. Napansin ko na lang ngayon. No, tapos, syempre yung pag-upload. Medyo matagal din yung pag-upload. No, so, sa mga nagbabalak na mag-motovlog, no, siguro ano lang, tsaga-tsaga lang. Tsaka sipag-sipag lang. Pero, so kung meron dyan nanonood na gustong mag-vlog, mag-moto-vlog, sana magamit niyo yung mga sinabi ko, makatulong po sa inyo. Ano? Hindi naman po ako sikat na vlogger. No, sikat na vlogger. Ano? Gusto ko lang kung mag-share ng experience ko kung paano ako nag-start, kung paano mag-vlog. No, so, yun na lang po siguro. No, ano pa ba? Ano pa ba yung aking pwedeng idagdag? No, so, tatlong part yung vlogging. Ano, yung pagre-record mo ng content mo. Pagre-record mo ng video. Pangalawa yung pag-i-edit. Pangatlo yung pag-upload. Ano? So, dun sa mga walang wifi sa bahay, no, ang pag nag-upload ka, pinakamura yatang ano ngayon is 50 pesos ano per gig. Kailangan mo mag-register ng service na 50 pesos ano yung halaga para makapag-upload ka ng iyong content. So kasama diyan yung gastos syempre. 50 pesos. So magagamit sa pag-upload. No, so yun lang naman, no? So ulit, inuulit ko, downloadin niyo sa App Store yung Open Camera. Tapos KineMaster para pang-edit nyo doon. No, tapos yung open camera doon kayo sa settings ng audio.
no, i-set nyo doon sa voice recognition para magamit nyo yung headset. Okay? So, ulit, ito si Doc. Salamat sa panonood ng Doc Moto Vlog. Inaanyayahan ko po ulit kayo na patuloy nyo po akong suportahan. At mag-subscribe na po kayo kung di po kayo nakasubscribe. At maraming salamat. Paalam. Do you want to know?